paano mag-apply sa Kafbo? Kasi may mga nagtatanong din sa akin na paano daw mag-proceed sa pag-apply ng Kafbo. Hi, magandang araw naman po sa inyong lahat mga ka-posa. Matagal-tagal rin akong hindi nakapag-tutorial. Medyo alam mo na busy si kosa ninyo. So, ang ituturo ko naman po ngayong araw, tutukan natin yan kahit sabihin natin sa mababang uri ng EFT. Para sa kaalaman ninyo, ang Kafbo ay sundalo rin. Naroon na sila sa unit ng Kafbo. So, ang unang step natin pag kayo po ay nag-a-apply ng Kafbo, para hindi po kayo mahirapan. Yung sa mga wala talagang clue kung saan sila magtatanong, saan sila pupunta, saan sila lalapit. Ang una nyo yung tatanong, pumunta kayo sa division. Siyempre, pag napunta na kayo sa division, pwede kaya hanapin nyo kung anong, magtanong-tanong kayo kung anong batalyon ang Kafbo. Yun ang pinakaunang huwag ninyo kalimutan, pinaka-importante. Hanapin nyo, sir, magandang yes! Saan po ba yung batalyon ng Kafbo dito? Kasi kung magtatanong sa inyo, halimbawa, kasi ang una nyong matatanongan yan, yung mga MP. At kasi bakit, ano po ako, po-practice po ako, mag-apply po ako bilang Kafbo. Mag-inquire po sana ako kung mayroong quota ngayon ng Kafbo. Tapos pagka mayroon, kung ang gagawin nyo naman, pagka mayroong quota ng Kafbo, siyempre, ando na kayo sa loob. Magtanong kayo kung ano ba ang mga kailangan, mga requirements, kasi hindi naman pare-parehas. Minsan may madali ang training, minsan meron din talagang daan sa butas ng karayom. Lahat din kailangan, through medical, ganun. Pero ang talagang basic needs na kailangan sa pag-apply ng Kafbo, yung barangay clearance mo, tapos yung birth certificate, yan lang naman eh. Kung may sidula ka, ipasa mo. Kung anong requirements mayroon ka, ipasa mo na yan. Kasi importante yun eh. Pagkilanlan yun para sa atin. So, ngayon, pagka nalaman mo na may quota sa loob, tapos yun ang requirements, tapos nakapag-apply ka na, nakapag-registered ka na. So, kung talaga interesado ka, ngayon, humanap ka ng isang way na naman, patrol base. Alam mo ba yung patrol base? Yung PB sa mga detachment kung tawagin. Diba sa inyong mga barangay, siguro din makaila sa atin yung tinatawag na detachment, yun ang tinatawag na PB, patrol base. Pumunta kayo doon. So, yung kayo na yung unang pinuntahan, yung batalyon ng Kafbo, diba? Sa halimbawa, 16, 74, ganun. Ng Kafbo, 80, ganun, 59, 59 IB, yun ang tinatawag na batalyon. Ngayon, kung wala pa naman kayong clue, maiya din kayo pumasok sa division, siyempre nakakailang talagang pumasok sa division na yan. So, ang tatanungan nyo naman, doon tayo sa mga PB or detachment, yung isang patrol base or detachment. So, magtanong kayo doon kung may quota ang Kafbo. Kasi, ganito kasi ang mangyayari. Pag may quota ang Kafbo, halimbawa, isang detachment dito, isang detachment sa kabila, isang detachment doon. Lahat yan sila may quota. Halimbawa, sa isang detachment, 30. Eh, kung nasa 300 ang quota. So, ang mangyayari dyan, bibigyan ng bawat isang patrol base ng 5, 10, paghati-hati yun sa bawat isang patrol base. So, ang mangyayari na naman, kung saang patrol base ka nag-apply, nung ikay nag-apply pa lang ng Kafbo, doon ka rin nila. Pagka-proceed mo ng training, siyempre, sa patrol base na yun, doon inilista yung pangalan mo. Pagkalista ng pangalan mo, sila ang magpapasa ng pangalan mo papunta sa batalyon. Galing patrol base papuntang batalyon. So, ibig sabihin, kinuha ng patrol base ang pangalan mo, pinasa ng batalyon. So, ang mangyayari ngayon dyan, hawak ka ng patrol base. Pag nag-training ka na, or nakagraduate ka na, ang una-una talagang kukuha sa'yo, yung naglista sa'yo noong nag-a-apply ka pa lang. Ganun lang yung kasimple kasi kota ka nila, tao ka nila. So, maraming nagsasabi ngayon, ang Kafbo is, bakit po kailangan mag-Kafbo, diba? Ba't mo kailangan mag-Kafbo? Napakababang ano lang naman yun, ang makukuha natin doon. Pero ang Kafbo talaga, mayroon siyang sahod. Kung ano kalaki ang allowance ng regular, or enlisted personnel, or ano pa man yung pagkakana, ano ninyo, intindi ninyo, yung mga regular, pati enlisted personnel, organic,
ng EFP kung gaano kalaki ang kanilang service allowance or SA na tinatawag, ganun ang sinasahod ninyo. So sa Kapgo, malaking opportunity ang nagaantay sa inyo upara magtambay-tambay ka, walang bahala ng buhay mo sa Kapgo. Halimbawa, ganito kasi yan, pag pumasok ka ng Kapgo, or in case na lagi kang napapasama sa opere, yung iba nga mayroon ng kwento na wala siyang balak magsundalo, pero ang nangyari, ba't siya nakapasok sundalo? Isa lang siyang Kapgo. Alam niyo kung bakit? Nakagawa sila ng isang malaking accomplishment na enlist. Na-enlist siya bilang isang organic sa EFP kasi yung accomplishment na yun parang naano sa kanya, points yun, puntos ng patrol base nila parang binigay sa kanya para lang ma-special enlist siya. Kaya pag gusto mong mabigyan kang magandang opportunity sa Kapgo talaga, pagdating pati sa government, priority ka. Kaya huwag niyong mamalitin yung Kapgo. So yun lang, diba? May iba pong tips na naman akong tinuro sa inyo. Sana makatulong sa inyong kaalaman. Maraming salamat mga kapos.